Hello guys, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Ang Ginebra ngayon ay may tatlong rookies na hindi masyadong ginagamit. Sa tatlong rookies, si Arvin Tolentino ang nabibigyan ng mas mahaba-habang playing time. Sa ngayon, wala akong balita kay Jeric Balanza kasi nagagamit rin naman siya minsan. Ang rumor na ito ay para kay Kent Salado. Nung sinubukan ng Ginebra si Kent sa bubble, hindi nga halos umabot ng 12 minutes ang kanyang playing time at kadalasan, hindi pinapalaro sa fourth quarter. Lalo na nung TNT ang kalaban, talaga makikita mo na pinipili din talaga ni Coach Tim yung mga caliber players niya, which is, para sa akin, good move din ang ginawa niya. Bakit? Kasi yung finals, crucial game na yan at yung mga rookies, hindi sanay na makipagdudutan laban sa isang caliber team din. Si Ken Salado parang isa or dalawang beses lang pinalaro. Kaya naman ayon sa source, pagkatapos ng kontrata ni Kent, posibleng-posible, napapakawalan na daw ng Ginebra ito. Una, dahil ang daming backcourts ng jeans. Pangalawa, ang daming magagaling na gwardya. May LA ka na, may skate ka pa. So saan palulugar si Kent? Nauna nang pinahiwatig ng Ginebra management na darating ang panahon na kailangan mangyari ang adjustments na dun magsisimula sa mga backcourts, lalo na nung dumating si Stanley Pringle sa team. Kung pakakawala ng Ginebra si Kent, saang team siya mapupunta? Hindi ako sigurado ha, pero isa sa mga sister teams daw ito mapupunta, most likely sa Magnolia Hotshots. Kasi yung team na yan, mahilig kumuha ng gwardya, mukhang ayos lang naman, at least may chance sa playoffs. Akalain mo nga naman na kahit rookie-rookie pa lang si Kent, may one-time PBA champion na. Oh ha, naunahan pa si Keeper. Sa highlight video na in-upload ng One Sports, may isang PBA fan pa ang pabirong nagsabi na legit champions daw sila kasi nag-champion kahit bangko. Naku naman, at least champion, diba? Ayon din sa ilang Gene fans, may effort naman daw sila sa practice kaya ox na rin. Dito sa PBA, isa yan sa mga problema ng ilang nagpapadraft kasi natatakot sila na baka bangkuin lang ng mother club. Syempre, hindi nila na-expect yan. Hype na hype sa ibang liga. Pagdating sa PBA, hindi mo na nahagilap. Lalo na kapag nasa mga caliber teams ka. Minsan, gagamitin nila yung mga nakuhang players sa draft para gawing instrumento at makakuha ng legit players sa ibang team. Si Ken Salado ay 24 years old pa lang. Kapag nabigyan niya ng sapat na playing time at hasain pang mabuti, tiyak na malayo pang mararating ni Ken sa PBA. Si Jio Jalalon na isa ring Arellano star, gusto sanang patnubayan ni Scotty si Kent at masayang masaya siya na napunta siyang Ginebra. Ano pa kaya kung magsasama ang dalawang Arellano star sa isang team sa PBA, di ba? Baka dito natin makita ang totoong nilalaro ng isang the maestro Ken Salado. Anyway, para sa'yo, payag ka ba na mapuntang Magnolia Hotshots si Ken Salado? I-comment lang po yan sa baba. Samantala, punta naman tayo dito sa ating ikalawang update, ang tungkol kay Marcio Lassiter at ang saloobin niya tungkol sa bubble. Alam niyo ba na sobrang lungkot ni Marcio nung hindi nakuha ang Philippine Cup title ngayon? Parang nasanay kasi si Marcio na halos kada taon nakukuha nila ito. Masama daw ang pakiramdam niya na hindi daw sila yung nag-champion sa bubble. Ngayong nabigo sila ang nakunin ito, alam na daw niya na unang mission nila ngayon ay ang ibalik ang PH Cup title. Aminado naman din si Marcio na nagkakaedad na ang first 5 at ang dami pang injured sa kanila last season. Pero kahit ganun, hindi siya nag-aalinlangan na gawin ang lahat para sa team. Sa interview ng Spin sa kanya, ang sabi, gusto nilang lahat na magkaroon ng pangalawang series of winning sa All Filipino. At lahat sila ayaw matalo basta't All Filipino na. Kasi ang SMB, kinilala yan bilang one of the best caliber teams sa PBA. At ang pangit daw sa pakiramdam na parang nilunok nila ang katotohanan na hindi talaga sila ang nag-champion. For the first time in 6 years, ginugol ng SMB ang oras sa holidays na hindi sila yung nag-kampyon. Actually, opportunity na sana yung twice to beat nila, pero tinalo pa sila ng Meralco ng sunod-sunod. Kahit man lang sana nakabawi sila sa do or die game. Saad ng SMB, wala kasi si Junmar. Dagdag pa sakit pa ang pagkawala ni TR7 dahil sa shoulder injury. Sa kabila ng lahat, naging competitive naman ng SMB, di ba? Kahit pagod na silang lahat, naka-twice to beat pa rin. Pero si Marcio, hindi pa rin masaya. Sa katunayan, nalulungkot siya para sa mga SMB fans. Ayaw daw niyang makita na malungkot ang fans dahil sa nangyari. Pero wala na rin silang nagawa kasi kahit si Marcio, injured rin ng time na yon.
Pero sad niya, alam niya na kaya niyang maglaro ng high level. Ang buong SMB ganun din. Ngayong 2021 season 46, babalik na si Abay at TR7. Kaya ngayon, siguradong sigurado na siya na makukuha nila ang mga good shots para makabalik sa finals at mag-champion. Ibang SMB na raw ang makikita natin next year kasi gumaling na silang lahat at ready na. Parang sila pa nga yung uhaw na uhaw talaga sa championship. Kaya good luck sa SMB at sa lahat ng teams next season. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Maraming salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat.